Maraming haka-haka, kwentong bayan at kung ano-anong mga opinyon ang naririnig natin dito sa mundo. Isa ka ba sa mga taong naniniwala agad kapag may mga haka-haka at usap-usapan? O kabilang ka sa mga taong nagsasagawa ng pagsisiyasat at naniniwala sa kasabihang, "To see is to believe"? Well, kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John D. TV. At ngayong araw ay narito ako muli, nagbabalik upang maghatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Kaya halika na, tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Isang gabi ay nagkayayaan ng tatlong magkakaibigan na sina Joanna, Eloida at Jessica na tumambay sa ilog. "Naku, ayoko. Hindi ba't may usap-usapan na may kapre raw na naninirahan malapit sa ilog?" Nakangiwing tanggi agad ni Joanna. Sa tatlong magkakaibigan ay ito ang pinakamatatakotin. Napalakhak ng malakas si Eloida sa sinabi ng kaibigan. "Joanna, naniniwala ka pa rin dyan? 2021 na, itigil mo ng paniniwala sa kapre," payo niya rito. "Oo nga, Joanna, saka maraming naliligo sa ilog. Wala tayong dapat ikatakot," sulsul pa ni Jessica. Sa huli ay walang nagawa ang matatakotin na si Joanna kundi ang magpatianod sa nais ng mga kaibigan. Bit-bit ang kanilang mga panligo, pasado alas 7 nang makarating ang tatlo sa ilog. Nang dumating sila ay kasalukuyang naliligo ang mga dalaga na tagabayan din nila. Gabi na ngunit maliwanag dahil sa sinag ng bilog na buwan. Malamig ang gabi, ngunit talong-talo iyon ng mainit na tubig ng ilog. Maingay rin nagtatawanan ng iilan habang nagtatampisaw sa tubig. Dahil doon, kahit papaano ay napanatag ang loob ni Joanna. Sa isang panig ng ilog, pumwesto ang tatlong magkakaibigan. Sa isang banda kung saan hindi matao, masayang naghuhunta ng tatlo ng walang ano-ano'y gumalaw ng kusa ang puno na malapit sa ilog. "Ano yun?" takot na tanong ni Joanna. "Huwag mong alalahanin yun, baka may hayop lang o di kaya'y dahil malakas ang hangin," paliwanag ni Jessica. Hindi umimik si Joanna ngunit na natiling nakapako ang tingin ng dalaga sa puno. May pag-aalala pa rin sa mata nito habang hindi inaalis ang tingin sa puno. Nang mapansin ni Olaida na hindi mapalagay ang kaibigan ay tinanong niya ito. "Ano bang problema mo?" "Joanna, gusto mong bang lapitan natin ang puno para makasigurado na wala kang dapat ikatakot?" Pakli niya sa kaibigan. Kiming tumango naman agad si Joanna. Sabay-sabay na umahon mula sa tubig ang tatlo at naglakad papalapit sa naturang puno. Habang papalapit si Eloida sa puno ay may naamoy siyang tila amoy ng sigarilyo. Pamilyar yun sa kanya dahil yun ang sigarilyo na madalas ipabili ng tatay niya sa tindahan. Ngunit bago pa sila makalapit ay sumigaw na si Joanna. "Nakita ko yung tabako na may sindi. May kapre. Totoong kapre." Malakas na tili nito bago ito kumaripas ng takbo. Sumunod dito si Jessica na tila natakot na rin. Isa-isa namang umahon ng mga kadalagahan sa tubig at nagkani-kaniyang mga takbo habang nagtitilian. Tila natulos sa kinatatayuan niya si Eloida. Marahil dahil sa takot siya ay natulala siya at hindi agad nakatakbo. Nang sipati niya ang paligid ay wala ng katao-tao. Siya na lamang ang nag-iisang natitira sa ilog. Nang muling gumalaw ng maras ang puno ay saka lamang siya napaisip na kumaripas ng takbo. Halos magkandara pa siya katatakbo. "Marahil ay kapre nga yun," takot na bulong niya sa kanyang sarili. Nagsisisi siya na hindi siya nakinig sa mga sabi-sabi. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay isang kakaibang tunog ang narinig niya. May bumahing. Napahinto siya. Hindi siya sigurado sa narinig niya noong una. Ngunit nang muling may bumahing ay sa kanya lamang nakumpirma ang naririnig. "Teka, may kapre bang bumabahing?" takang tanong niya sa kanyang sarili. Bagyang nabawasan ang takot ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumakad pabalik. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight noon.
May tao ba dyan? Lakas loob na sigaw niya. Noon ay may hinala na siya na baka hindi kapre ang kinatatakutan sa baryo nila. Kilala niya ang amoy ng sigarilyo at bahing ng taong narinig niya. Sa ikatlong pagkakataon ay nakarinig siya ng pagbahing. Lakas loob na inilawan niya ang puno na kanina lang ay kinatatakutan ni Joanna. Nanlaki ang mata niya sa natagpuan. Imbis kasi na isang nakakatakot na nilalang ay tao ang nakita niya. Hindi lang basta tao, kundi isang taong kilalang kilala niya. Ang nakita niya kasi ang binatilyong si Elias, ang nakababatang kapatid ni Joanna. Elias? Takang-takang bulalas niya. Nang makababa ito sa puno ay yukong-yuko ito. Tila nahihiya na natuklasan niya ang ginagawa nito. Ate Eloida, utal-utal na sabi nito. Nakapaymayuwang na kinumpronta ni Eloida ang binatilyo. Anong ginagawa mo dito? Dumakon tingin niya sa hawak-hawak ng binatilyo. At bakit may hawak-hawak ang sigarilyo? Taas kilay na usisa niya. Halos kapatid na rin ang turing niya rito dahil bata pa ito ay magkakaibigan na sila ni Joanna. Natambay lang po para magyosi, ate. Dito lang kasi walang tao. Bawal pa kasi akong magyosi kasi bata pa ako. Paliwanag naman ito. Lalong tumaas ang kilay niya. Sigurado ka? Yun lang ang ginagawa mo? Hindi ka naninilip sa mga dalagang naliligo? Hindi kumbinsidong tanong niya sa binatilyo. Namula naman agad ang mukha ni Elias dahil sa iya. Hindi, ate Eloida. Muntik nga akong mahulog kanina kasi tumalikod ako nung dumating kayo ni na ate eh. Paliwanag naman ito. Minasdan niya ang mukha ng binatilyo. Mukha naman itong nagsasabi ng totoo. Inagaw niya ang hawak nitong sigarilyong may sindi bago iyon binali. Dahil sa iyo kinatatakutan ng mga tao ang ilog, gusto mo bang isumbong kita kay Joanna? Pastigo niya kay Elias. Sunod-sunod na iling ang isinagot nito. Wag naman ate, yari ako kay tatay, pakiusap nito. Itinaas niya ang hawak na sigarilyo. Hindi ka naman ninigarilyo ulit, aniya. Hindi na po, hindi na talaga, pangako naman ni Elias. Nang makontento sa sagot ang dalaga ay sabay silang naglakad pa uwi. Habang pa uwi ay patuloy ang pagsisermonya sa binatilyo. Hindi na ulit niya nayayapa ang mga kaibigan na tumambay sa ilog. Ngunit sa tuwing nababanggit ng mga ito ang kapre ay hindi niya maiwasang matawa. Gusto niyang sabihin na hindi totoo ang kapre ay hindi niya naman magawa. Dahil sa pangakong binitawan niya, ang sikreto ng kapre sa ilog ay mananatiling sikreto. Matapos mong marinig ang kwento natin ngayong araw na ito, umaasa ako na maraming aral kayong natutunan. Hindi maganda na maniwala agad tayo sa mga lumalabas na usap-usapan o chismis. Minsan dahil sa paniniwala natin agad, ito ay naghahatid sa atin ng pangamba at takot. Mas mabuti pa rin alamin o tuklasin mo muna ang isang bagay kung may sapat na basehan ba ito bago paniwalaan. Mas mabuti nga kung ang iyong mismong mga mata ang makakakita bago ka maniwala. Maraming salamat sa oras nyo sa panonood ng video na ito. Hanggang sa mga susunod pang video na puno ng kaalaman. Once again, this is John DTV. Goodbye.